Okay mga kaibigan, magandang araw sa inyong lahat. Welcome back sa aking channel. At meron po ako ditong gagawin. Ito ay Sniper MX-150. Ayan. Ang gagawin ko po dito ay papalitan ko ng clutch damper. Ito, akin babaklasin. Ayan, bali yung tatanggalin ko dito ay drain plug. Pagkatapos tanggalin ng drain plug, susunod naman itong portrest nya, itong tungtungan na ito. Yan nakasunod. Pagkatapos tanggalin ng pinakang portrest nya, ito namang sabat ng ano yan, sa pedal, brake pedal. Yan, para matanggal itong pinakang portrest na ito. Tapos ang isusunod ay itong ano, tambutso, kasi hindi nyo makakalas ng nakaharang yung elbow ng tambutso eh. Unahin ko na muna itong kicker nya. Yan. Kasunod itong pinakang ano nito, engine cover. Bah, may katiga sana. Dahil kailangan kalasin nito at gawa ng tamutso. Yan, tanggal na. Yan, tanggal ng tamutso. Pwede nang kalasin yung mga tornilyo niya. Ang gasket nitong Sniper 150 ay lata siya. Hindi siya katulad ng ibang gasket na parang ano lang, papel o yung parang karton lang. Kahit di natanggalin yung cover ay madudukot naman ito. Yan. Ito yung gasket. Bali ito ay lata, kaya hindi nakakatakot na mapunit. Tapos ay numero 10 yung pantanggal ng tornilyo ng clutch spring. Para dito sa clutch housing niya. Bali ang clutch lining nito, kung wala kayong mabibili na pang sniper, pwede po yung pang Kawasaki Baraco 175. Isa po ang sukat nito.
isa ng sukat ng para akong 175 yan. Tapos medyo sisinsini ng clutch crow. Para hindi kayo mahirapan ng pagkakalas, itatama muna ito sa may preno. Itatama yung sa may preno, tapos sasalpakan ninyo ng primera. At pagkatapos ninyong ikabit itong preno, sasalpakan ng primera 19 na tolls yan, para hindi mayroon magkalas. Hindi nyo na kailangan pansangat-sangatan dyan ng kung ano. Ito yung pinakang lakwaser ng ano, clutch boost yan. Ito yan, numero 19 itong nut. Ito yung pinakang clutch boost niya. Yan. Tapos mayroon din pinakang slide washer ito dito. Makapal yan. Pag natanggal nyo na yun, pwede nang hugutin itong pinakang clutch housing. Yan. Ito pala yan, no? Napalitan na din ng clutch damper. Ayan o. Ayan. Ito po yung papalitan ko dito ngayon. Clutch damper nitong clutch housing. Ito pong clutch housing ay natanggal na ko na ng rivets. Ayan, alis ko na yung mga rivets dito. At naririto yung damper niya. Alisin muna itong pinakang plate na ito. Tapos ito yung mga rub, ano, clutch damper. Ayan. Itong clutch damper, kung wala din kayo makukuha na pang sniper talaga, pwede po kayo gumamit ng pang TMX na 155. Isa po yan. Yan, itong mga rubber na ito. Isa po ito ng mga pang TMX na 155 kung wala kang makukuha pang sniper talaga. At yun naman pong brand ng gagamitin ko ay itong brand ng Pits Bike. Yan, aking mabuksan. Narito yung laman. Ayan, 6 na piraso. Tapos ito yung rivet, yung bala. Ito naman yung pinakang rubber niya para doon sa clutch damper. Rubber din yan. Kaya lang pag tumitigas na yan, lumalagapak na yung clutch housing. Yan yung sekreto ng clutch damper na tinatawag. Pag itong rubber ay matigas na, eh halos hindi na napipisil. Tulad nito. Tapos ito yung bago. Malambot yung bago. Pero hindi naman sobrang lambot. Tama lang. Tumitigas ito yung pinaka-rubber na ito. Yan yung nagiging dahilan ng lagapak ng clutch housing. Yan, bali ganito yung posisyon. Makikita nyo naman na malaki yung ibabaw sa ilalim.
Ay magkakamali sa pagbabalik nitong pinakamtakip na ito dahil meron niya nakalagay dyan na out. Kaya may nakasulat dyan na out. Kaya yung paglalagay bali ganyan po yan. Ayan. Pit na pit. Tama-tama yung ano, rivets para doon sa butas. Yeah. Ganyan yung posisyon pag kayo magpapalit. Ito na mga kaibigan yung clutch housing. Yan. Bali, ganito yung naging posisyon ng rivets niya. Tapos yan yung ano, kabila, ito. Brand ng Pits Bike, yung pinakang clutch damper na ginamit dito. Ayan. Kung wala, pwede yung TMX155. Tsaka ito pala, bali may isa pa akong nakalimutan sabihin. Kung makikita nyo yung bronze, yan sa gitna nitong clutch housing. Yan, makikita nyo. Yan ay hindi naman lagi nagkakaproblema sa sniper. Minsan lang, may mga time na iba't ibang klase ng sniper ay nagkakaproblema yan. Isa po yan sa nag-focus ng ingay na akala mo yung clutch tamper may problema. Sa bronze na yan, yan. Pero yun naman ay hindi madalas na masira, bihira. At ang pagbabalik ay ganito lang, basic lang naman magbalik nito. Yan. Tapos ito makapal na pinakang slide washer niya. Sunod ito ang pinakang clutch boost. Pinakang washer na pinakalak. Tapos itong nut. Okay.
dating gawi. May salpak na Primera, tapos ay 19. Trobo pala na yan eh. Yeah. Yun ang kakapukpukin ng masyado at yung tumupi lang ng bahagya. Ayos na yan. Tapos pagdating dito sa clutch lining, ganyan lang yung pagbabalik. Itong pressure plate na bakal. Palit-palitan. Tulad na sinabi ko. Palit pa lang. Ang palatandaan sa clutch lining pagka okay pa yan, makikita nyo naman yung may tuldok-tuldok na kulay brown. Pero pagka yun ay plain na sunog na itim na, ibig sabihin sunog na, hindi na pwede. Slide na pagka ganun. Yun yung palatandaan sa clutch lining na hindi pa sunog. May ganyan pang kulay brown. Tapos itong pinakang pressure plate. Pagkakabit nito clutch housing. Nakalaan, itong daw. Nakalaan.
bali yung gagamitin lang is ay nandito 1 liter ito ng motol. Ayan. 20W50 para hindi masyadong malabnaw. Sige. Matay. Sunong ang taklob eh. Ha? May kulang pa kita sa iyo. Yan, bali mga kaibigan, ganun lang yung pagbabaklas ng clutch housing nito. Sa aking banda rin. Tahimik na uli yung makina yan. Wala na yung dumatagasa. Bali, ganun lang guys yung pagbabaklas at pagkakabit ng clutch housing. Ayan. Bali, pare, ano nga pangalan natin? Darwin. Yan, shout out sa'yo, paring Darwin. Siyang may-ari nitong motor. Yan. Bali, ganun lang po.